Facebook kasi mag-isa eh. Lapitan pandirignan ko, wala naman tao kako. Ayan, so napanood nyo na ba yung huling prank ni Norvin sa kanyang asawa na si Lovely? Ito ay nangyari sa SNR, Pampanga. Ang senaryo nito ay yung sasakyan ay kusang nagbubukas at nagsasara na parang nagbumulto. Tapos nandun pala si Norvin sa loob ng sasakyan, ginagamit yung remote. So dahil sharing is caring, ayan nga si Kuya Guard, binabantayan yung sasakyan kasi baka while nakabukas manakawan or masalisihan. Dito sa video nila, hindi naman nila kakuntsaba yung guard. Hindi naman kakuntsaba ni Norvin yung guard. So, ayan, dahil to serve and protect lives and properties ang trabaho ng gwardiya, ayan, binabantayan niya yung sasakyan hanggang sa dumating yung may-ari. So kung ikaw man ay nasa pwesto mo tapos ganyan mangyari sa iyo, ano ba ang dapat mong gawin? So ito nga yung kung sakaling ikaw Kuya Guard ay naka-duty tapos mangyari sa iyo to, this doesn't limit sa ganyang mga pangyayari na sa pintuan na nagbubukas. Halimbawa, nag-check ka ng sasakyan, ang mga pintuan ay bukas. 07 mo kasi baka masalisihan ka. Pag yan nawalan, kasalanan ng gwardiya. Tapos isa pa yung ganyan sasakyan na gasgasan habang naka-duty ka, nagasgasan dyan sa area mo, nakita mo yung nakagasgas. So kunin mo yung lisensya, inform mo yung in-charge mo, inform mo yung may-ari. Or basag kotse, pinaka worst na mangyayari sa ano mo, nadali ng basag kotse. Dahil ang mga magnanakaw, binabantayan lang kung kailan malilingat yung gwardiya. Ang gagawin mo, once na napansin mo yung ganyan, i-inform mo sa in-charge mo para ang in-charge i-inform si may-ari. Pero sa ganyang instances kasi, basag kotse, i-imbestigahan tapos katagalan lalabas, babayaran ng gwardiya kung ano yung losses. Yan po ang sa kasamaang palad, yan po ang katotohanan. Nagbabayad po ang gwardiya doon sa mga losses ng mga kliyente nila. So para maiwasan ang pagbabayad, gawin nyo po yung ganitong ginagawa nila. Nabantayan ang sasakyan hanggang dumating yung may-ari, or serose, monitor mo ang sasakyan habang dumating yung may-ari. Sabi ng ibang pilosopo, bakit ko umumonitor, hindi naman akin yan. Eh kaya kasi nasahuran para bantayan ang mga properties na yan. Yan ang trabaho mo. So tapos pag hindi mo nabantayan yan, sumasahod ka ng magkano lang sinasahod mo, tapos sisingilin ka ng pagkalaki-laki. So ayun nga, sinasabi ko nga kanina, kagaya niyan, habang nakaparada ang sasakyan, nabangga. Hindi mo napansin kung sino nakabangga. Alam mo ba na ikaw ay sisingilin ng may-ari ng sasakyan yan? Ikaw ang papapagbayarin. So hindi ko nilalahat, siguro naman dun sa sampu na mayroong may-ari ng sasakyan, siyam doon, sisingilin ka. Yung isa, malamang hindi. Pero karamihan noon, sisingilin ka doon sa damage ng sasakyan nila kasi hindi mo binabantayan ang properties nila. At ang masaklap pa, may mga kupal. May mga kupal talaga na empleyado ng isang company na imbis na tulungan kayong gwardiya na makalusot sa ganyang problema ng losses or damages, imbis na tulungan kayo, sumasakay pa sila doon sa may-ari ng sasakyan na para bang may sariling talyer. Gagatungan pa yung may-ari ng sasakyan, pagawa natin to, tapos isingil mo na lang sa kanila. Mayroong ganyan, parang sa hospital lang yan. Yung patay na pinagkakakitaan pa. So ang masaklap kasi dyan, si kawawang guard ang magbabayad. Babayaran ni Kuya Guard, or di kaya magsishare siya doon sa ginasto. So kung sakaling sa inyo mangyari ang mga ganyang senaryo, yung basag kotse, mag-iikot kayo, bukas ang bintana, o di kaya bukas ang ilaw ng sasakyan, kung ganyan, i-inform nyo na lang po yung may-ari na ganun. Hindi yung bahala yan, di naman akin yan. Hindi po ganun, dahil ang trabaho natin, protect lives and properties. So kasama yan sa pinoprotektahan natin, dahil yun nga,
sisingilin ka ng may-ari ng sasakyan na yan sa kasamaang palad. Nagloloko, nagbubukas yung dito. So ayan, doon sa full video nito, nasa vlog nila ano, nila Sir Norvin, kung paano niya pinagtripan yung asawa niya na litong-lito na kaiisip kung bakit ano, nagpupusang sa sarabukas ang sasakyan. So shout out doon sa mga guards natin diyan sa SNR, doon sa mga 59 natin sa SNR Pampanga. So shout out sa inyo. Maganda yung ginawa nyo. Binantayan nyo yung sasakyan para hindi masalisihan ng iba habang ito ay kusang nagsasara, nagbubukas. Dahil kahit man sila kuya guard ay nagtaka. So ayan. So kung hindi kayo busy, panoorin na muna natin yung video niya hanggang sa matapos. Thank you! Oh, ayan o, maangat o. Ayan o. Di ko to. Ayan, nagsasara bukas o. Ayan o. Baka mamaya, B, napagsak ni remote. Kanina pa nga daw, sabi na sir eh. Nakasara na. Eh, paano nga ito? Masarap ngayon. Tutuyin mo na lang ako. B, may titingin pa naman ng ban na yan. Tingnan naman talaga, oh. Ablolo ko nga, oh. Tingnan mo, oh. Ano pa rin po sasakyan na rin? Tutuyin mo na lang ako. Wait lang, eh, ano? Isa sa ito, sa yung problema pag ganyan. Basta ko sa bukas. Buong bukas ko sa kanina pa daw ito. Nasa loob kami, nakita ni Manong Guard. Mamaya kasi nabagsak ni remote, mga nagloko. Hindi ko nabagsak. Kasi isa sa likod sa YouTube, tawagan kita ulit. Online ka lang. Ay, amo, pasundo mo na lang ako, kaya sundayin mo ako. Okay. Gago ka pala ba nung mga ka-uwi? Kasi naman, ilang alis yun ang ginoo sinama. Bakit? Nag-grocery naman ako ah. Titripan mo lang ata ako eh, tutulog ako eh. Hindi, titripan ay si kuya. Yung asawa ko na yan eh, ano yan eh, lagi akong sinubuwisit yan, niloloko ako yan eh. Hindi, totoo nga sila kuya nga eh. Totoo sir, wala pa. O, sa-search ko sa YouTube, tawagan kita ulit, sa-search ko sa YouTube. Sige, sige. Search ko na sa YouTube, da, nabagsak siguro yung remote. Kailangan daw i-calibrate. Ayun yan, nakita ko sa YouTube, i-calibrate daw. Hawakan mo yung, ano, umatras ka ng konti sa, ano, sa likod, doon ka pumeso sa likod ng van natin. Sa YouTube ko nga nakita, kunin mo yung susi, kunin mo yung susi, hawakan mo yung susi. Gawin mo, pumesto ka sa likod ng van. Oh. Eh, paano ko hawakan? Dalawa kami, hawakan mo. Mataka dinagyan kami mo. Ano mo ako? Paano? Paano ko lang ating cellphone? Paano ko lang ating cellphone? Paano ko magagawin? Paano? Ayan, hawakan mo ng dalawang kamay. Baka ginagago mo ako, ha? Ah, di, wag na. Ito naman eh. Hindi kita ginagago. Ayan, wag ka na. Mas ikot ka tatlong kong beses. Ha? Ikot ka tatlong beses na kasiretso. Ganyan? Hindi, saan mo may tingin ng ban? Kailangan maayos na yan. Paano nga gagawin ko? Hawakan mo ng dalawang kamay mo. Ayan, oh. Tapos ikot ka tatlong kong beses. Anong kalibre? Ikot ka tatlong kong beses na lang ganun. Ikot ka tatlong beses. Utang ina, ginagago mo ako mo. Utang ha. Paano nga? Ang init daw ah!
Kailangan i-calibrate dyan. 1, 2, 3, oh ayan, oh. B, huwag mabilis, dahan-dahan lang. Taka naman to. Paano? Tatlong beses ka kumiko. Oh. Dahan-dahan. No, 1. 2. Parang kung taka dito. Oh. 3. Oh, di ba? Nakatakta ka na. Oh. Ngayon, testingin mo sa voice human. Sabihin mo, open sesame back. Bubukas. Bakit may ano ba to? May voice over ba to? Oo, may voice over. Paano? Sabi mo, open sesame back. Ano? Open sesame back. Open sesame back. Paano? Open sesame back. O, tingin mo, kumana. Oo nga, ano? Ayun nga, man, umangat. Wala akong pinipindot. O, sabi mo naman, open sesame lip. Open sesame lip. Open sesame right. Gago ka, Bipa. Ako, nagbubukas nga, oh. Pakita ko sa'yo, wait lang. Wait, ito mo, pwede mo kumana. Ayan, oh. Okay naman, testingin mo naman yung pa-close. Paano yung close? Sabi mo, close sesame back. Close sesame back. O, wala naman. Ala. Itutok mo yung remote sa bibig mo. Ay, puta. Oh. Close sesame back. Oh, nagsara. Nagsasara nga. Eh, voiceover pala to. Close sesame lip. Sabi mo ganun. Close sesame lip. Masarap. Ano ba? Paano gagawin? Oo nga. Ayun nga, oh. Yung sa right naman. Close sesame right. Oh, ano? Close sesame right. Ano? Gumana? Hindi. Ayun na. Madali lang. Gumana? Oo. Oh, oh. Kung ngayon naman, di ba naisara mo lahat ng pinto? Kasi ito na po natin sa YouTube. Oo. Oh. Atras ka ng... Atras ka ng 10 meters away sa likod ng ano? Ng van. Ano ba 10 meters? Ginagagawa ko eh. Buya ko nag-aantay eh. Ano ang gagawin? Oo na, dalian mo na. Init na init na ako. 10 meters. Umatras ka ng 10 meters. Sa likod na sasakyan. O, 1. 10 step? 10 step ba? 10 meters. O. 10 meters. O, yan na o. 10 meters ba yan? Ito ba 10 meters? Na ako. Paano nga? Gago ka, tangin mo. Takot ako. Sabihin mo kasi, open sesame back. O yun o, open sesame back. Open sesame. Ano sesame? Kuya, kuya, pasensya na kuya. Kuya, kuya, na, nagtanayto kayo na ni kuya. Okay lang sa wala na kuya kanina, may multo. Oh, ano, ano? Gago, init. Ganyan ako gumante, guys. Ganyan ako gawin. Bakit nag-effort ko? Ang pangat ang pulo. Kanyo ito. Hindi ko yung jampon. Sabi namin may kasal. So guys, Norbin lang malakas ngayon. SNR Pampanga. Ayan. Ikaw na mag-crime. Ikaw na. Ayaw mag-crime. Wishing blow. Ikaw na.
Shoutout nga pala sa mga mababait na guard natin na yung ano, nag-alala nga sasakyan. Shoutout kay Kuya Guard, SNR Pampanga. Safe na safe yung sasakyan eh. Yan, concern si Kuya kasi sinilip pa niya kanina yung loob kung may tao talaga kasi kusang bubukas. O bihin mo yung nga nabihin. Hindi ko mag-drive ako, nabalik muna ako eh. Kasi mayroon parang sasakyan, kakapal ang mga mukha nyo. Oo, gagi ka. Hindi ko kayo napansin bulo. So yun nga guys, sabi ko sa inyo, minsan lang ako gumante pero solid. Interviewin natin na buhisit. Sabi yun ang masasabi mo sa nangyari? Wala. Kaya pala. Kaya tumuyo, humihingi ka na ng tulong sa mga guys. Sige, nasusundan ka na namin. Ayaw ko yung mag-drive. Ayaw ko lang ako gagago ka. So yun yan, nabadrip. Ayaw na mag-drive. So ako na magdadrive. Pagdadrive ko na yung napuha. Corny, ang corny. Parang ang so guys, bugok t-shirt version to available na. Ito yung white. Yan. Tingnan mo, nag-promote ka pa rito. Kapas. Ito yung black. Pakita mo pare. Pari, mas may leg mo ha. So yan po ang nabudol, taasar na. So ito yung, ay, abot ang pera si Kuya Guard. Ito yung, ano, mabayot, mabayot si Kuya Guard eh. Kuya, hello ka sa vlog Kuya. Kuya, thank you ha. Kuya, Merry Christmas. Aww. Merry Christmas. Thank you Kuya. Ayan. So, bin, 1,000 na yun, huwag ka mabibigla. Doon galing sa vlog mo.